Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito po ang ating general love reading for Libra. Actually, money and love tayo, ano? This is for the month of October going to November. Ayan. So, take only what resonates. Kung gusto mong personal reading, Jing Tarot Reader, paka-search na lang sa Facebook. Money muna tayo for Libra. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. Salamat sa mga nagko-comment po, no? Kahit heart-heart lang, na-appreciate ko yan. Malaking-malaking bagay sa akin yan. Ipapakita ng malaking-malaking support, ah. So, sana po mag-comment po kayo. And, yeah, let's start your reading. This is for Libra. Money and love. Pero money muna tayo, no? Money for Libra, please. Courthouse. I feel like meron ka mga katotohanan na malalaman ngayon. Okay. We do have a journey. So, either someone is going to travel papunta sa'yo or ikaw itong magta-travel mismo to see someone or pwedeng may kinalaman din sa trabaho. But I can see na may travel na involved dito. And I can see you learning a lot of stuff. Ngayon, marami kang matututunan, marami kang malalaman, marami kang makikita, and then this would somehow magkakaroon ng change of mind or pagbabago ng isip or pwedeng pagbabago ng kagustuhan. But anyway, tell me more about the courthouse. The main male is here. Okay. I really like your energy. Kaya lang with the lovers, nakakita tayo na parang there's pagseselos or jealousy na possible mangyari. And jealousy about what? Actually, this is money. Pero yung iba, may halong love yun eh. May pagseselos na mangyayari. We do have a great fortune. Nakakita tayo na either ikaw itong kaiinggitan or ikaw itong makakita ng someone na parang maiinggit ka dito sa person na ito dahil sa mga nangyayari sa kanya, dahil sa mga malalaman or makikita mo sa kanya. Okay? Or vice versa. Kung ano makikita or malalaman niya sa'yo. And I can see dahil dito I feel like someone here yung mag-feeling, maglo-look down sa kanyang sarili, medyo magkakaroon ng depression, malulungkot, masasaktan, and at same time, mafe-feeling niya, wala akong halaga, ito lang ako. Maybe, I don't know kung this is an ex or someone from the past, na parang before, isa sa inyo ang, by the way, nakakaamoy ako na nag-i-skincare, this could be your reading. Nagpapahid ng something like Eskinol Maxi Peel or any skincare. This could be a reading. Anyway, so nakikita natin yung pagbabago sa buhay nung isa. And yung pagkaingit or pagka kumbaga isa sa inyo malulungkot sa kanyang sarili dahil dati hindi siya ganun. Ngayon ganito na siya. Umangat na siya. Ang layo na niya sa akin. Na before, siya yung mas mababa sa akin. Ako yung nakaangat. And then ngayon, nabaliktad ang sitwasyon. Well, I cannot tell kung ikaw itong umangat. Or ikaw itong bumaba ang tingin mo sa sarili mo. But one of you, kasi nagkaroon ng relationship eh. Nagkaroon ng relationship sa inyo, partnership sa inyong dalawa. And yun yung naging dahilan kung bakit alam ninyo ang naging sitwasyon ng bawat isa in the past. Okay? So, sabi ko nga yung iba pwedeng may kasamang love na involved dito. Yung iba naman pwedeng wala. Partnership lang. Ganun lang. Pwedeng partner sa negosyo, ganyan, and what. And, ayun na, no? Tell me more about money. Yeah, we do have your poverty. I mean, you have to, kung ikaw itong medyo bumababa ang kalagayan mo, I can see na merong mga tao na concern
sa'yo with a concern. We do have your concern. This is, nakakakita tayo ng concern at literal na pag-aalala dito sa mga taong ito. Like, hindi ka pinababayaan. Hindi ka pinababayaan. Someone here is going to help you with a wealthy man. Kung ikaw yung nangangailangan, someone is going to help you. And pwedeng yung tulong niya is all unexpected na tulong na parang hindi mo akalain na tutulungan ka nitong taong to, but this person is going to help you. Hindi ka nito pababayaan eh. You just, huwag ka lang mag-overthink. The thoughts is here and you're overthinking. You're overthinking. May mga bagay kang gustong ma-receive, ma-achieve agad with the expectation, but I told you. Or actually, I am telling you. Yung iba, I told you kasi maaaring nabanggit ko na ito in the past readings. Nakakarinig ako ng, or nakakakuha ako ng energy na nanonood sa akin na pwedeng ibinigay ko na itong advice na to, but then hindi naman niya pinakinggan sa mga videos in the past. So I am telling you ngayon ulit, no, na huwag mong pigilan yung changes na nangyayari sa buhay mo. Yung changes na yan, inevitable yan eh. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Huwag mo lang i-overthink. Okay? So, bigyan kita ng advice for our Libra. Okay, the advice for you is, we do have the Child. Alam mo, kung may mga nakikita kang imperfection sa sarili mo, nandyan ka sa stage na mag-grow ka pa eh. Yung imperfections na nandyan sa sarili mo, matatapos at matatapos yan with the coffin. Mag-e-end yan sa'yo. Kung yung nakikita mong mali sa sarili mo, hindi mo na-achieve, hindi mo nakuha. Nandito ka sa stage na nag-grow ka pa. And ang kagandahan dyan, with adjudication, someone is going to help you na mag-grow at mas malayo pa ang marating mo with the distant horizon. But yun nga, with the imprisonment, you have to accept help or ask for help dito sa mga taong to na actually willing naman tumulong sa'yo. We do have your the house. Open naman ang kanilang sarili, ang kanilang buhay, ang kanilang maybe even tahanan para sa'yo. But maybe your ego is, you know, masyadong mataas. So maybe sometimes kailangan tanggapin mo yung binibigay na tulong or advices sa'yo. So yun yung advice na nakikita natin dyan. So punta tayo sa love mo, no, Libra. Check your Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign sa iyong natal chart. Basahin nyo, maybe you're not a Libra, pero pwede ka makarelate dito sa mga readings natin sa Libra because maybe you do have Libra in your chart. Check your natal chart, okay? And, yeah. Tell me, anong meron sa Libra pagdating sa love? October to November, please. Nakakamoy ako ng pabango. This could be a reading. Pwedeng may nagpabango sa inyo. So, ano naghihintay sa'yo pagdating sa love, October to November, for Libra? You're dealing with your karma. Maybe you are currently in a relationship or may marriage na in, yung iba sa inyo, you might be married with your karmic relationship. Pwedeng kasal ka sa iyong karmic relationship. A lot of transformation ang mangyayari. Alam mo, itong person, maybe he or she is your karmic relationship. You see him or her as your karmic relationship. Pero nakikita natin yung pagmamahal sa'yo nitong person na ito na matagal na, yung lalo na kung matagal na yung connection, yung relasyon, nandun yung pagmamahal. No, nagkakaroon ng married ako sa karmic ko, but this person learned how to love me. Nandito yung pagmamahal itong taong to. Nandito yung pagmamahal. But of course, he or she is still your karma. Yung karma, sinasabi natin yan, hindi naman siya basta mararanasan or dadating sa buhay mo nang wala lang eh. Maybe may mga lessons kang kailangan matutunan sa sarili mo, kaya ka dinala, kaya siya dinala sa buhay mo. Kung bakit kailangan siya sa buhay mo. May mga kailangan ka matutunan, malaman, ganyan. With a stab in the back, I can see a lot of pain here. Okay? Para saan? Yeah, with the Grim Reaper.
yung person mo is a lot of transformation ang mangyayari sa connection ninyong dalawa ngayon na makakapag pa-transform sa connection na ito. Tell me about the transformation. What is the transformation all about? We do have the runner and the ascending. Someone here, maybe you or your person, malalaman or mararamdaman niya na yung relationship is a karmic relationship. Yun yung magdudulot. Actually, isa sa inyo magiging mas makakaranas nitong pain na ito eh. Hindi dahil sa isang dahil sa connection or whatsoever. Pero nandito yung paglayo, pag-iwas at pag-move forward sa buhay. A lot of growth ang mangyayari. Nakakaamoy ako ng iced tea. This could be a reading. Ayan, we do hover the butterfly. Once na nag-ascend na siya, umangat, nagkaroon ng transformation, mas naging mas better na person, I can see a lot of healing na gagawin itong person. Ito, hindi ko lang masabi kung ikaw or yung person mo. Mag-heal. Kasi makakaramdam na sobrang sakit ito eh. Itong feeling na ito eh. Ito yung pwedeng mag-cause oh, ng acts or separation with the karmic. So, ito, mag-ingat ka lang or mag-ready ka lang kasi nakakakita tayo ng possible problema ngayong October to November sa inyo. Pwedeng magdulot ito ng pagkatapos ng relasyon ninyo nitong person. Ito. For what I can see here, karmic relationship to. So, parang okay siya. Actually, yun ang dapat mangyari talaga. Matapos ang relasyon, ang connection. Kasi hindi talaga ito yung person para sa'yo. Okay? This is like your karma. Kailangan mo lang siya sa buhay mo para may matutunan ka. Pero nakakita tayo ng separation dito once na nag-evolve na with the butterfly and ascending. Okay? Natutunan na. Itong mga dapat niyang matutunan dito sa taong to. I see communication with the third person, with the seduction. Ayan. Nakakita tayo ng communication dito. And clarify what is the communication all about. Or who is this person? We do have your paradise. Ayan, communication na punong-puno ng happiness. And tell me more about this. Ah, okay. Yung iba sa inyo, may lalabas na other person pa dito sa connection. Which is lumalabas siya as the snake, the third person. Mas nagiging mas matibay ang connection nila with the palm tree. And also yung love with the passion. Nagkakaroon ng emotion or saysay yung kanilang pag-uusap. And nakakita tayo ng sword and rose. Ito yung magiging dahilan kung bakit matatapos or makakut off ang connection with the karmic relationship. Dahil dun sa isa pang kakonek. Which is, may communication doon. Okay, so, be ready lang. Be ready. Hopefully, itong ending na mangyayari is, nakikita natin na, para sa ikabubuti ng lahat. Okay. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV. Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, and Libra Philippines. I love you all, guys. And bye-bye.